Hello po mga kabayan na nanonood ngayon. Kamusta po kayo? So ako po pala si Julian FM Pick, Tubong Sarangani. In short, Bisaya po ako. So kaway-kaway sa mga Bisayang nanonood dito. Gusto ko lang po na gawin tong video na to para po i-share yung sobrang gandang nangyayari ngayon at mga reason at saka dapat ipagpapasalamat simula po nung ako ay sumali at pumasok dito sa Empowered Consumerism. This past few months lang na nag-lockdown, isa po yun sa pinaka magaganda po na dapat kong may pagpasalamat kasi dun ko po na-appreciate talaga yung desisyon na pinanindigan ko since day one na ginawa ko itong negosyo na ito. So, nung lockdown income po na na-accumulate ko po dito, sumugit ko mo lang na po na 240,000 pesos dahil po sa Empowered Consumerism. So, ang dami sa mga tao sa labas na nawala ng trabaho during that time na nag-lockdown. Marami sa iba na nalugi yung mga negosyo, yung iba napilitan na magstay sa mga bahay nila kasi gustuhin man nilang magtrabaho, hindi pwede. Pero yun yung pinakamagandang advantage na nakita ko during those times na na-appreciate ko talaga tong negosyo na to. Kasi ito yung negosyo na talagang may continuity at may stability kahit may crisis. So, masasabi talaga siya na crisis proof. So, kung hindi nyo po ako kilala at ngayon nyo lang po napanood tong video na to, para po malaman ninyo yung background ko, dati po akong teacher. So, hindi by profession, isa po talaga akong graduate ng sociology. So, mostly kami po yung mga researcher at saka mga HR sa mga offices at saka yung pong mga utak ng mga gumagawa ng mga social working programs na nakikita ninyo po. So, ang ginawa ko po after kong gumraduate, nag-teacher ako, hindi na po ako nagpahinga or nagkaroon ng bakasyon. Day one pa lang po na nakapag-tanggap po ako ng transcript of records, nagtrabaho na po agad. Bakit po? Kasi po, working student po ako. So since third year high school nagtatrabaho na po ako. Hindi po ako pinanganak na mahirap, pero dumating po sa time na maganda po yung buhay namin. OFW din po yung lolo ko dati. Hanggang sa 20 years niya sa pag-a-abroad, nagkasakit siya, umuwi siya. Nakapundar kami ng bahay, oo. Meron kaming negosyo, nakabili kami ng mga lupa, pero lahat po yun napunta sa wala. Dahil po nung pagka-uwi niya dito sa Pilipinas, na gastos lang din po lahat ng mga ipon at saka yung mga kapital sa negosyo before. Pati po yung mga lupa na pilitan kaming isangla para lang po ma-regain yung health ng lolo ko. Kasi for 20 years nagtatrabaho siya non-stop. Walang uwian. Marami po siyang sakit na nadatnan. Kaya pag uwi niya po sa amin, automatic na ubus din po lahat. So during that time na ako na yung mag-aaral, kailangan na ako na yung magtrabaho. Hanggang sa ako po yung nagtrabaho sa pag-aaral ko. So naging call center po ako, naging fast food crew po ako sa isang sikat na restaurant dito sa Pilipinas. Naging student assistant din po ako sa school para po makapag-graduate kasi naniniwala po ako na kapag makapagtapos ka ng pag-aaral, yun nga yung sabi nila, makakakuha ka ng magandang trabaho at magiging successful ka. True enough, kaya sinunod ko po yun, naging cum laude po akong graduate kasi sabi nila kapag cum laude, edge daw. So, hindi naman po ako sobrang matalino. Ang ginawa ko lang po is nagsipag lang po ako kasi naniniwala po ako na talagang bagbago yung buhay ko kapag graduate ako. Pero hindi ganun talaga yung nangyayari. At alam kong nakaka-relate po kayo doon na kapag nung gumraduate ka na, lalo na po sa mga nakapag-graduate na hindi naman talaga gumanda 100% yung buhay ng majority sa mga nakapag-graduate kahit nakapag-graduate ka. Ang nangyayari pa rin, diskarte pa rin yung magiging labanan. Pag-graduate, yung diploma, proof lang yan eh, na nakapagtapos ka ng pag-aaral. Pero diskarte mo pa rin, sarili mo pa rin na abilidad yung magpapayaman sa'yo. And of course, lahat ng mga tao masipag. Ako masipag, yung mga janitor masipag, kayo po, at yung mga OFW, yung kababayan natin abroad, masisipag sila. Pero sabi nila, kung ang batayan ng pagyaman ay sipag lang, lahat sana tayo mayaman na. Hindi kasi ganun. May mga tao na masipag, pero mali yung sistema ang ginagawa, kaya yung sipag nila na payamanin or yung sipag nila na pagtatrabaho, ang nangyayari is, napapayaman nila yung pinagtatrabahuan nilang mga tao, institusyon, or mga korporasyon.
Hanggang sa to cut the long story short po, nakaabot po ako sa point na nakita ko po yung mga ganitong opportunity. So, since ako po ay sobrang ambisyosa talaga dahil gusto ko po talagang maahon yung pamilya ko sa hirap, at talagang sinubukan ko po to. Kahit po sinasabi nila, ang dami pong mga naririnig ko dati, ikaw, matalino ka, pwede kang magkaroon ng magandang posisyon sa gobyerno, sa munisipyo, at sa kung saan-saan pa, bakit hindi ka nalang magtrabaho? Pwede naman, meron po pang ibang lumalapit sa akin na parang ginagawa na lang akong charity work na offeran kita ng trabaho, sige na, para lang daw umalis ako sa ganito, sa networking. Pero sabi ko, hindi, kasi sabi nga, yung pinaka tumatak sa akin during that time is yung talagang pinanindigan ko, kaya din nag-decide ako na piliin to. Kung gusto mo daw na malaman kung ano yung magiging future mo sa ginagawa mo, tingnan mo yung mga nauna sa'yo. Kasi yung mga nauna sa'yo, yan yung magiging future mo. At ikaw, kung ano ka man ngayon, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, yan yung past nila. So, nung tiningnan ko po yung mga kasamahan ko na naging teacher, hindi rin po ako natuwa kasi 20 years na yung iba doon, magre-retire na, pero palagi nagre-reklamo, ang daming loan, ang daming utang, hindi pa bayad, tapos hirap pa sa malabasan ng pera kapag mga librehan. Tapos, lumipat po ako ng pagtatrabaho, naging HR po ako, ganun din. So, lahat ng mga working areas na pinobserbahan ko, puro may mga financial unsatisfaction. Pero nung nakita ko po yung mga tao na nandito sa loob na empowered consumerism, talagang ito po talaga nag-reflect yung gusto kong maging buhay, gustong pangarap ko. Nakita ko na for once nagkaroon siya ng chance na matupad. Kaya po nung nakita po ko po itong negosyong to through the help of our online queen, Coach Tanya Morales, talagang sabi ko, ito yung future me. Siya yung future me ko, kasi yung anumang natatamasan niya ngayon, yung mga kinikita niya ngayon, siguro ang kailangan ko lang gawin is sunggaban to, mag-decide agad, gawin siya, trabahuin siya, at sundin lahat ng sinasabi ng coach ko. At sigurado ako, yung buhay na meron yung coach ko ngayon, yun din yung naghihintay na buhay sa akin. And true enough, 2 years na po ako, 2 years pa lang po ako. So, feeling ko, contract na rin po yan ng mga nagtatrabaho abroad eh. For 2 years time, ang laki na po ng mga nagbago sa buhay ko dahil sa dinesisyonan kong empowered consumerism na negosyo. Una sa lahat po, isa po ako sa mga bagong milyonaryo dito sa empowered consumerism. In 2 years time, humita na rin po ako ng humigit 1 million sa negosyo. Hindi pa po kasali dyan yung ibang sources of income ng empowered consumerism. Sa DTC lang po yan, online. Ibig sabihin, since meron po tayong multiple ways of earnings, meron pa pong ibang kitaan na hindi pa po counted dun sa milyon na yon. Pangalawa po, nakapag-travel na rin po ako sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, dahil sa empowered consumerism, at puro po yun libre. Mga free incentives po yun ng kumpanya, na siguro kung hindi ako nag-join dito, hindi po ako makakapunta sa ibang bansa. Or baka, pag nakapunta man ako sa ibang bansa, hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. So, dito po, sobrang ganda, kasi libre na lang po yun, na kasali na siya, na kumikita kayo, mayaman ka, pero na-enjoy mo yung buhay mo. So, in 2 years time, aside po dun sa mga yon, nagkaroon din po ako ng grupo sa iba't ibang bansa. So, majority in African continent. Sobrang galing kasi ni isa wala po akong kakilala o kaibigan sa Africa. Pero dahil po sa proven and tested na sistema po ng grupo natin, nagawa po natin mag-expand dun. 90% po ng network ko ngayon is puro mga Africans at mga ibang lahi. At yun po yung maganda, kasi sa Facebook lang kami nagkakilala, pero nagawa po namin mag-meet dito sa Pilipinas dahil nagbibigay po ang company natin and our team ng mga travel incentives ng mga bumababa dito. So yun po yung challenge po sa atin. Kasi yung mga ibang lahi po na papapunta po natin ng Pilipinas for free, yung mga ibang lahi po na papabakasyon po natin dito, kung sila po naniwala, hindi naman po nila tayo kalahi, lalo ka na po na kapwa namin Pilipino. Kayang-kaya po namin na mapauwi ka for good dito the moment lang na sinunggaban mo, ginawan mo ng paraan, at talagang sineryoso mo yung negosyo natin. Currently po ngayon, meron po akong sariling condo, nakakuha po ako ng sariling condo dito po sa Ortigas Center, isang business center po dito sa Manila na puro mga building po na malalaki dito, at sobrang lupit po kasi na-enjoy ko yung negosyo online. So masasabi ko right now na I'm the boss at home. Kasi nasa bahay lang ako, may pa-office-office na ganito, pero kumikita po kami ng minimum 100,000 per month. So, sa buong lockdown income na lang, kahit yun na lang po yung tingnan nyo. Saan ka po makakakita na halos lahat ngayon nagre-reklamo dahil wala silang kinikitang malaki? Pero tayo po dito sa Empowered Consumerism, kagaya ko po,
kumikita po ng more than 250,000 dahil po sa negosyo natin. So, kung kayo po nanonood ngayon, simple lang naman po yung gusto kong sabihin sa inyo. Kami po, ginawa namin to ng paraan, dinesisyonan namin to. Ako po, hindi po ako extraordinaryong tao. Ordinaryo lang po ako, simpleng mamamayan ng Pilipinas. Simple lang po akong taong dating empleyado, dating working student, may pangarap at pinaglaban yung pangarap. At hindi po ako nakinig sa mga dream stealers. Yung mga taong akala mo nagmamalasakit sa'yo kaya hindi nila gusto na magkamali ka, pero hindi nila alam na yung mga bagay na talagang pwede mong pagdesisyonan on your own, yun pa talaga yung mga pwedeng ikabago ng buhay mo. Ang kailangan mo, panindigan lang siya. So, message ko po sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung na-invite ka man, na-refer ka man lang para gawin po itong negosyong to, or kung ikaw member ka na ngayon, huwag niyo pong sayangin yung oras. Araw-araw po, marami pong nangangarap na sana nasa empowered consumerism sila. Marami pong mga tao na hindi pa ito nakikita hanggang ngayon. Ang dami pong mga tao na sana may mga pangkapital para gawin itong negosyo. At ikaw, nandyan ka na, ready ka na, ang kumpanya ready na para sa'yo, ang mga coaches mo, kayang tulungan ka para mabigyan ka ng step-by-step system para makuha mo yung mga pangarap mo. Ang kailangan na lang po, mag-decide ka, gawan mo ng action para next time around po, kung ano po yung kinikita namin ngayon, even na merong pandemic, even may crisis, even po na nasa bahay lang kami, kayang-kaya mo na rin gawin na hindi mo na kailangan mangibang bansa, hindi mo na kailangan magtrabaho para sa ibang tao, ang kailangan mo na lang pagtrabahuan na yung sarili mong negosyo kasama yung pamilya mo, na e-enjoy mo yung bawat oras kasama sila. At next time, ikaw naman ang magsasalita at magsishare ng story mo ng success dito. This is Coach Julia Dimpik. To God be the glory.